Welcome back mga kabotel. Tayo ngayon dito sa farm at ang ating pag-usapan ngayon ay paano natin maparami yung pantanin natin na cuttings na dragon fruit. Kasi nung bumili kami nito, ang bili namin itong bawat isa, itong cuttings na ganito mga kabotel. Maikli lang yun, mga 1 foot lang ang sukat, yun ay 75 pesos pag rotted. So kung hindi rotted naman ay 50, mabuti na lamang at na naka-discount kami doon sa aming binilan dahil maramihan yung aming binili, ay binigay sa amin ng 50 it's rotted. So kung tayo magtatanim mga kabotil ng mga 1,000 puno o poste at 2-4 yung ating ilalagay bawat poste na pantanin, so kailangan na ibig sabihin 200 per post. So kung 1,000 kailangan natin ng 200,000 pantanin pala mga kabotil. So ngayon isisira ko sa inyo kung paano tayo makatipid or parang wala tayong gastos sa pantanim. So ito mga kabutil na hinarbis ko na kasi kinakain ng aso, ay kaysa muunahan pa tayo ay hinarbis ko na kahit ito dapat ay bukas pang harvest, pero ngayon okay na rin ito. Pero ang dragon fruit kasi the more siyang nasa yung hinog ng mabuti ay lalong mas lalong sumasarap. Ayan, so marami pa dito mga ilan-ilan na bunga. At yung nakaraan niya ay marami yung kinain ng aso. Sayang. Malaki pa naman. So, punta natin mga kabotel doon sa ibang farm. Doon sa kabilang side. Na ipapakita namin kung paano namin maparami ang cutting. Sige, simulan na. Dito. Ito mga kabotel, maraming sana na. Ito. Ayan. So, kung tayo ay maging ano mga kabotel, tulad nito, ay mas maganda ay ating i-bend. Ito, tingnan nyo. Ito yung i-bend namin. Oh. I-bend natin. Kaya dumami yung kanyang mga sanga nung siya i-bend. Or, kasi ito binin ko pa ganito, oh. Pagdating dito. So, nung nabin siya, nagkaroon ng maraming sanga. So, pag maraming sanga, pwede itong mapuputol muna, pantanim. Lalo na kung ang purpose natin ay magparami pa lang tayo. So, yun ang isang style. Or, pagdating dito mga kabutil sa taas, putulin na natin. Pag pinutol na natin, halimbawa ganito, pag nasa ano na, iputulin natin yung pinakadulo ng itong ganito. So, ang mangyayari, magsasanga ng marami. So, pabayaan na lang natin na sanga. And then, pag ganitong season, or kung kailan tayo magtatanim, so, ikakat natin ito. Tulad nito, ito'y pwedeng ihiwala ito, at saka ito. Ang iiwan lang natin dito mga kabotel, kasi yung ginawa namin, nung lumipat kami dito sa farm na ito, kinalbo namin ang pinagpuputol namin ito. Iniwanan namin ng ganito. Ito ang yung pinagtanggal. Ito lahat. Sa ilalim, ang iniwan namin ay 1 foot lang dito. Simula dito sa puno niya. So, nakarami kami. At ang dami pa naming tira na pantanim. So, yung ang gusto kong i-share ay huwag muna tayong bumili ng sobrang dami. Bumili lang tayo ng mga 500 pieces. So, the following year ka na, pupaparami. Ito naman mga kabotel, ay kung wala tayong budget. Pero kung may budget, ay pwedeng ramihan natin. Pero kung wala tayong budget, at ang ating budget ay kulang-kulang, di kahit maliit yung ating budget, ay mag-start na. At bumili agad ng cuttings na mga kahit na mga good for 100 post. At ito ang gagawin natin. The following year, kakat natin ito. Tingnan ito. Ito ay wala pang 1 year. Magwa 1 year pa lang itong January or December. Last week ng December. So, pwede na natin itong itanim pagdating ng 1 year. So, kung ating bibilangin ito, hindi lang ito 10 ang makukuha natin dito na cuttings. Maliban sa ito'y pag tinanggal natin ito mga kabutin, magdadami naman siya ng talbos. Bibigla na talbos yan. And then, kung may mga talbos dito sa ilalim, ito'y nakuha na. Punta natin doon sa kabilang, na maraming talbot.
sa ilalim. Tuloy. Ito to. Ito mga kabutol. So tulad nito, pabayaan lang muna natin. Pwede natin ito. Pwede natin itong putulin at itanim. Itong mga ganito. Oh. Yan. So yung mga sanga sa ilalim, pwede natin pabayaan. Palakihin natin para mayroon tayong magamit. Kasi ang pag-alaga ng dragon fruit, kung tayo'y wala nang pantanim, wala na tayong gagamitin ng pantanim, ito dapat ay tanggalin na itong mga tanga na ganito. Sa ilalim, yung sa taas lang ang pararamihin kung tayo ay hindi na nangangailangan ng pantanim. Pero pag nangangailangan tayo ay hayaan mo na natin. Kasi yun ang ginawa ko nung dati na pinalago ko muna. Yun ay hindi ayon doon sa advice sa akin ng aking kasi ang sabi niya ay yung sa ilalim daw ay hindi kaagad-agad siya mabubunga. Pero sinubukan ko lang kasi nga wala kaming budget ang pambili. Sinubukan ko, tininim ko. Wala pa namang isang taon ay bumunga na yung tininim ko. So, ibig sabihin ay pwede naman. Kasi ina-analyze ko bakit hindi magbubunga ay kasi ang ano ay hindi pa daw matured. Ay di ba pag umakyat naman dito, ganun din kahit na hindi siya matured, kapag seasonan niya, ay namumulaklak. So, pwede rin. So, sinubukan ko lang at naging successful. At yun ay malaking tulong kasi kung marami tayong mga ganito, pabayaan natin na lumaki. Ito ay advice ko kung kailangan natin yung pantanim. Kasi para maparami natin yung ating cuttings. So, dito mga kabote, no? Ito tulad nito, pwede natin tanggalin. Ayan. Dalawa na yan, no? Magbabawas na tayo ng mga sanga. After a year. So, ito mga kabote, tinawa, ang dami, no? Ayan. So, yung sampo ay ito kagad dalawa. Andin dito sa taas, ito pwedeng bawasan dito, pwedeng putulin ito dito. Para ito magkaroon ng maraming sanga. Yan, ito pwedeng putulin natin dito sa gitna. Maging balanse at ito. Putulin natin para siya maging balanse. Ayan o. Pangputul-putulan natin para maganda yung pagtalbos niya. So, mapaparami yung ating mga sanga ng pantanim na dragon fruit yung cutting. So, pero ang gusto kong yan sa inyo mga kabutil, pag dito kasi ay may tendency pa itong mamatay at kinakailangan mo na yung bang patuyuin muna yung kanyang dagta bago siya itanim. So, pag ganito naman, ito mga kabuto, ganito lang. Bawa ito. Ito ay yung size niya ay sobrang ano, kasi 1 foot lang yun. Ito yung the best kaya mga ganito. Ipatong mo lang ito sa lupa, ay sigurado na mag-tubo na. So, mga pantanim yun, oh. Yan. Yan. So, ang ginagawa namin mga kabutin, inilalagay na namin ito sa mga poste, sa mga kahoy na yung pinagputulan namin. So, dito lang natin ilalagay sa... So, ito mga kabutin, ang mga... Ito yung mga pinag-anohan namin, ganito pag pinagpuputol. Dito namin tinatambay lang. Pinapatong lang ganyan. After a month or two, magkakaugat na yan. Tinay ito. Ito yung mga tira-tira ng pinagkuha ng dito, nagkuha yung mga trabador namin ng pantanim yan. Tignan mo, daming ugat na. Tsaka ito na siya, dito na siya. Ito yung mga bagong cut. Ito. Ayan. Bago pa lang yan. Pero may ugat na. Ayan. So, kahit ilagay lang natin ganito o sa isang lugar na ipatatayuin lang, ilalapot lang natin itong kanyang itong ganito. After a month, pinakamahaba niyan 2 months, marami ng ugat na yan, pwede natin itanim na yan. Ayan. So, ganun lang. Kasimple yung pagpaparami ng
cuttings. So ito mga kaboto, no? Dami, oh. Ito yung sinasabi ko. Ito ang, ito, putulin na natin dito. Kasi kung magbubunga sa next season, ay ang dami pa namang bubungahan yan. And din itong ganito, oh. Mas magandang ito na yung pagmanento. Basta ilalagay natin siya agad sa kwan. Sa ipapatong, ilalagay natin siya agad sa lupa. Basta hindi siya, wala siyang sugat na ano. Ang pagputol ay sa pinag, parang lugtungan niya. Ang bilis yan. Mahaba ng isang buwan may mga anak. So ganun lang ang ating gagawin ng mga kabutil para maparami natin yung ating mga tanong. So yung sinasabi ko, ito halimbawa, puputulin natin dito. 1 foot lang. Ito? Ito na lang. Ito, tingnan nyo. So, kung ating puputulin, dito lang, oh. Ganito lang kahaba, oh. Ah, ganyan. So, bakit nga ba 1 foot lang? Anong advantage? Ano ko rin sa inyo? So, ito ang gagawin natin, ganito lang. Tatanggalin natin ito magkabilang, ano, gito. And then, ito ay papatuyin muna natin. Or kung gusto natin, air dry lang siya. At wag muna ng ibaon sa lupa. Pero pwede natin ipatong lang ng ganyan, oh. Patong lang ng ganyan siya. Hindi na yan siya ma-damage. Ayan. Patong lang natin at magkakaugat na yan. So, ganoon lang kasimple. Kung sa isang lugar naman na malilim, ay pwede nating ilagay lang siyang ganito, na after 3 days, saka natin ilagay sa lupa. So ito mga butil ay dapat ilagay lang talaga sa isang lilim na lugar at saka patuyuin. Pero sa ito, ay nasubukan rin namin, ganito lang, iniiwanan namin ganyan, basta hindi lang siya, hindi siya nakabaon sa lupa, hindi naman na yan ano, na masisira. Another thing is, bakit 1 foot lang ang haba? Pwede na mga haba. Meron niyo dito ang halos abot yung pinakataas ng poste kasi mga 3 feet. Ganito kahataas. 3 feet. Yo, kasi isang diretso, hindi namin pinutol. Ano ba yung reason bakit ang mabibili natin ganito kahaba lang 1 foot? Ang reason ng mga kabutil, unang-una, siyempre yung 3 feet, ay pag pinutol mo tatlo, di tatlong ano, tatlong piraso yun, hindi kung tig 50, hindi 150 ka agad. So kung isa lang, hindi malulugi ka. At isa rin advantage pag ganito lang mababa mga kabutin, dito magsasanga ito. So pag dinikit natin sa poste, ito magkakaroon yung panibagong suloy, yun ang magkakaroon ng ugat. Kaya kakapit siya agad yun sa poste. Kaya magiging matibay. So kung pag ganito na kasi, mahaba na siya, hindi na yun kakapit. Hindi na yun kakapit kasi wala siyang panibagong ugat. Hindi yan mag-ugat na. Kasi matanda na itong ganito. Yeah. So, yun. Ito naman, tingnan mo. Ito naman ay nag-ugat yan kasi dati na may ugat. Wala din ito yan. Oh. Na may ugat na dati siya. Oh. Doon pa lang sa puno. Yan. So, kalimitan, nagkakaugat yan kapag magkaroon ng panibagong sanga. Ito tulad nito. Ito. Yan. Ito'y magkakaugat dito dahil magsasanga siya dyan. Pero hindi na yung magkakaugat sa ilalim. Dito. Nagkakaugat dito banda kung ito ay magkaroon dito ng solid. Ito lang yun ito. Dulo. Ito. Ganito rin. Ito. Ito. Yan. Ito. Magkakaugat ito dito. Pag magkaroon ng panibagong solid. Yun ang kumakapit. So, ganun lang yun ang strategy para maparami. So, una gusto ko lang i-summarize. So, i-top pruning natin pag ganito mga kabutit. Halimbawa itong poste. Pagdating natin dito, ipuputulin natin dito na. Yan. So, ito yung magsasanga na, ito magsasanga. Or, yung isang technique naman na ginawa ko ay ito, ay hahayaan, tumaas siya. And then, pagdating dito sa ano, ibibin papangkan dito sa poste. Para maglalay dito sa kabilang side. And then, magkakaroon na yun ng mga tubo dito sa pinagbidan niya. So, dadami yung inyong pantanim. At yung pangatlo, kung may mga tumubo sa gilid, sa puno, sa ilalim, kung minsan tumutubo ng 6-7, 8-10, kung minsan eh, pabayaan natin na humaba siya ng mga 1 foot muna, saka natin ikat.
pantanin na yun. Pero hindi tayo mag-expect yun na yung pinakamin niya ay magkakaroon na tutuloy-tuloy ang taas. Kasi ang focus ng nutrient ay nandun sa ilalim. Pero ang atin namang goal is magkaroon tayo ng maraming pantanin. So, pag ang purpose natin ay magpabunga na tayo, lahat ng sa ilalim, tanggalin natin. So, ang aking naman ay gusto ko lang ay yung kung magkaroon ka ng maraming pantanin. So, yun ang mga ilan sa isibawagi sa inyo para magkaroon tayo ng maraming pantanin. Minsan nga, kahit ganito lang mga kabuti, sinubukan ko ito, ganito lang oh. Pwede naman, lumaki din naman eh. So, ang point is, kahit ganyan yan kahaba, mabubuka yan. Yan, medyo matagal-tagal lang konti. Pero pag naalaga naman sa abono, ay tuloy-tuloy din niya. So, yun lang po mga kabuti, gusto ko isibagi sa inyo kung paano maparami natin, mapadami yung ating pantanin. So, ganoon lang kasimple mga kabotel. Sana ay inyong nagustuhan ito ang video. At kung inyo na magustuhan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share na rin. So, yun lang po. Maraming salamat ulit. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, press subscribe and don't forget to hit the notification bell para update kayo sa mga video na i-upload. Yun lang po ulit. Ito si Sir Jovel Falconer Jr. Maraming salamat po. At sana ay patuloy niyong supportan ang aming channel.